Guys, finally! May ORCR na si Buten version 3. O itong ADV 160 natin, no? I just found out, no, hindi sa dealer, hindi sa dealership, pero sa LTMS portal ng LTO. Doon ko siya nalaman. So, hindi ko siya finalo up sa dealership, no. Doon ko na lang siya tiningnan. So, mabilis din na rehistro, no, kasi nung November, I know, October 20 ko to na kuha eh. Itong ating ADV. So, ngayon, wala pang 1 month, registered na agad siya. So, paano ba gamitin itong LTMS, no? Para magamit niya din. So, hindi lang to nagagamit para makita kung rehistrado na ba yung bagong motor niyo, no? So, marami rin tong gamit. So, eto, ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin from registration. Pero yung registration, hindi ko na ituturo ng buo, ha? Kasi syempre, registered na ako, hindi na ako makaka-registered ng panibago eh. So, ano lang yun, one time lang yun. Tapos, aalagaan nyo na yung account na yun. So, paano nga ba? So, eto na. Magpunta lang kayo sa inyong browser and then type portal.lto.gov.ph and then click register now. Basahin ang terms of agreement. Kayo na ang bahala kung gusto nyong basahin yan at napakahaba niyan. Pero ako, hindi ko siya masyadong binasa. Pero sa dulo ng pagkahaba-habang terms of agreement na ito, nandoon ang captcha na kailangan nyong ilagay or i-input doon sa text box. So, gagayahin nyo lang yan. And then, i-click nyo yung next. Pero before pala yon, kailangan nyong i-tick yung yes, I accept doon sa terms of agreement. Huwag kayong gagaya sa akin dahil nakalimutan ko. And then, click next. So, pipiliin nyo yung enroll as an individual. Ang driver's license na yan ay sample lamang at huwag nyong gagayahin ang nakapaloob dyan. May question dyan, do you have a Philippine driver's or conductor's license? I-click nyo lang yung yes kung meron at no kung wala, pero dapat meron. And then, click next. Lahat ng text box na nakikita nyo ay required yung fill outan. Ang gagayahin nyo ay yung information ng inyong mismong license. Magbibigay din kayo ng inyong email address and password at yun ang gagamitin nyong pang-login. So dito, i-input lang ang inyong email address or LTO client number and then yung password and then mag-sign in. And then, ito na yung makikita nyo na page. Ayan, unang-una nyo makikita dito na meron tong reminder, no? So, ayun yung dati kong motor na hindi pa pinapalipat ng nakabili sa kanyang pangalan. So, scroll down nyo lang. Ayan, magpupunta lang tayo dun sa vehicle. So, i-click lang yung vehicle and then i-accept nyo lang yung terms of use. So, ayan. And then, pag nandyan na yung pangalan ng inyong vehicle sa dropdown na yon, so, select nyo lang. So, kung wala doon, ibig sabihin hindi pa registered ang inyong vehicle or ang inyong motor. So, ayan. Since yung sa akin nandyan na, ibig sabihin registered na siya. So, pwede nyo rin makita dito yung violation nyo kung meron kayong existing na violation. So, ayan. So, sa case ko, wala pa. Ganun lang siyang kadali, guys. Ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na. So, yun, guys. Ganun lang siyang kadali, no? Ganun lang kadali malaman kung registered na ba ang inyong motor. Pero syempre, limbawa, yung motor nyo, limbawa, lagpas ng isang buwan sa inyo, pero wala pa rin yung registration, wala pa rin ORCR. Syempre, dapat i-ano nyo yun, i-follow up nyo na, no? Sabi sa akin naman, nagkataon na chinek ko yung app or yung website. So, ayun, meron na nga. Pero bahala ko na rin siyang i-follow up dun sa dealership, no? So, naisip ko lang na tingnan yung LTMS portal. So, ayun nga, nakita ko na meron na. And then, ang ginawa ko, after ko na malaman na meron na ng ORCR is,
nag-email agad ako sa dealership, no? In-email ko sila, pinalo up ko na baka pwedeng isend na lang sa email ko yung copy ng RCR. And then, tinext ko rin sila. Okay, so ayan guys. Hopefully nakatulong to, no, tong video na to para doon sa mga bagong magmamotor at bagong bili ng mga motor. So ayan. Kasi common na problema to, no, sa mga bagong ano, bagong nagmamotor, yung matagal yung kanilang registration. So minsan bulag sila, hindi nila alam kung ano na bang nangyari dun sa kanilang motor. Sa kanilang registration, no? Hindi nila alam kung na-registered ba, inaasikaso ba, no? So, yun, sa pamamagitan ng LTMS, sa pamamagitan ng LTMS portal, ayan, malalaman natin kung inaasikaso ba ni dealership yung ating registration ng ating motor. Alright. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang video na to, no? Yun nga, sana'y natulungan natin mga kasama nating riders. And guys, nga pala, kung nakatulong sa inyo itong video na to, no, kung may nalaman kayong bago, so paki-subscribe naman, like and share itong video na to, no, para marami ding makaalam ng information na to. So, maraming salamat. Oy, ang galing. Very good. Si Kuya, biglang what the fuck? Bigla na lang lumilitaw. Hanggang dito na lamang. Peace out.